Special shoutout nga pala kay Joel S. na nagbigay ng 25 pesos GCash. Maraming salamat Lord sa suporta. Shoutout muna tayo kay Dave Matthew, especially Lana, Marks Eco, Nelmar Eco, Teofisto Jr. Abadais, Clyde Okino, Ronnie M., Ray Fugo, Jonathan Ferrerin, Ronald Duman Ayos, Adrian Dumanquez, Fred Peña, Jommel Ogorda, Adonis Jr. Lomarda, Jel Garcia, Marco Angelo Pagalan, Jason Elauria, Ramon Madiado, Ferdinand Palehots, Andrew TV, Anime Lover Vlog, Eliezer Cadiz, Raniel Duman Jogs Vlog, Dexter Pabalinas, Rico Manol Astes, Mr. O. Buzzley, Marvin Arguiza, Jing Koy, Lyndon K. Jada, Angie Sarabia. Maraming salamat sa inyo mga lads. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 1226. Tapos ano? Tumingin si Jasmine kay Margo sa kanyang harapan na may napakanalilitong ekspresyon sa kanyang mukha. Dahil nagtataka si Jasmine kung bakit nakabalik lang si Margo sa China nang wala pang kalahating taon, kung bakit si Margo ay nagkaroon ng matinding damdamin para kay Cyrus. Hindi maiwasan ni Jasmine na magtaka sa kanyang puso kung nabawi na ba ni Margo ang kanyang alaala sa oras na ito. Margo. Sigaw ni Jasmine kay Margo. Ma, nagbago na ba ang isip mo? Matapos marinig ni Margo ang mga salita ni Jasmine, tinanong niya si Jasmine na may napakasabik na ekspresyon. Hindi naman sa nagbago ang isip ko, curious lang ako sa nararamdaman mo para kay Cyrus. Nabawi mo na ba ang alaala mo? Tanong ni Jasmine na nakakunot ang noo. Ibalik ang memorya. Tumingin si Margo kay Jasmine saglit, pagkatapos ay sumimangot at mahinang sinabi, Nay, hindi ko pa nababawi ang alaala ko. Kung gayon, ano ang iyong relasyon ni Cyrus? Naguguluhan na tanong ni Jasmine. I can't tell, but I just feel that Cyrus feels very familiar to me. Bagamat nawala ang alaala ko noon, palaging may boses sa isip ko na nagsasabi sa akin na si Cyrus ang gusto ko. Ang taong hinahanap ko. Si Cyrus ay ang aking kasintahan, at sa patuloy na pakikipag-ugnayan kay Cyrus, nalaman kong talagang gusto ko si Cyrus, at ang pakiramdam na ito ay nagparamdam sa akin ng kakaibang pakiramdam. Mahinang sabi ni Margo kay Jasmine. Naging seryoso ang ekspresyon ni Jasmine matapos marinig ang mga salita ni Margo. Napakalinaw ni Jasmine sa kanyang puso na bagamat si Margo ay sumailalim sa operasyon upang alisin ang lahat ng kanyang mga nakaraang alaala. Ang operasyon ay hindi isang panlunas sa lahat at may ilang malalalim na alaala pa rin sa isipan ni Margo. Ang kasalukuyang sitwasyon ni Margo ay lubhang mapanganib. Pakiramdam ni Jasmine na kailangan niyang ilayo si Margo kay Cyrus, kung hindi, ang kanyang mga pagsisikap sa loob ng mahabang panahon ay magiging walang kabuluhan. Ma, bilisan mo na at pigilan mo yung mga yan. Hindi nila kalaban si Cyrus. Paano kung patayin mo talaga si Cyrus? Sumigaw si Margo kay Jasmine na sabik. Margo, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito, hahawakan ko ang mga ito. Walang pakialam na sumagot si Jasmine kay Margo, sa oras na ito ay isang nakamamatay na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Dahil naramdaman ni Jasmine na masyadong mapanganib si Cyrus, at hindi niya maaaring ipagpatuloy ang pakikipag-ugnayan ni na Cyrus at Margo sa kanya. At ang tanging paraan para pigilan itong mangyari ay ang direktang alisin si Cyrus. Sa kabilang banda, si Jackson ay may labis na kaba na ekspresyon sa kanyang mukha matapos makita ang napakaraming bodyguard na nakapaligid kay Cyrus. Ngunit sinabihan siya ni Cyrus na huwag lumabas ng sasakyan anuman ang mangyari, kaya hindi nang aha si Jackson na magmadali. Para iligtas siya ngayon, Cyrus.
Matapos gumawa ng higit sa 10 magkakasunod na tawag si Jackson kay Jonathan, sa wakas ay sinagot ni Jonathan ang tawag, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Ozawa, dumating na ba si Mr. De La Cruz sa New York?" "Mr. Lee, may malaking nangyari." Sumigaw si Jackson sa pinakamataas na boses, at pagkatapos ay nagpatuloy. "Pagkarating ni Mr. De La Cruz sa New York, hiniling niya sa akin na dalhin siya sa Force Manor, at pagkatapos ay nakipag-away siya sa security guard sa Manor, Mr. De La Cruz, hindi niya ako pababain sa kotse. Hindi ko na alam ang gagawin ko ngayon. Dahil hindi ka pinababayaan ni Young Master De La Cruz na lumabas ng kotse, kaya mo na lang maghintay sa kotse." Sabi ni Jonathan sa mahinahong tono. "Hindi, Mr. Lee, ang kasalukuyang sitwasyon ni Young Master De La Cruz ay lubhang mapanganib." Nag-aalalang sigaw ni Jackson. "Huwag kang mag-alala, hindi malalagay sa panganib si Young Master De La Cruz, gawin mo lang kung ano ang ipapagawa sa iyo ni Young Master De La Cruz." Sabi ni Jonathan sa hindi karaniwang kalmadong tono. "Mr. Lee, hindi ka nagbibiro, ang daming tao." Sabi ni Jackson na may pagdududa. "Huwag kang mag-alala, ang mga taong iyon ay hindi maaaring maging kalaban ni Master De La Cruz." Bahagyang tumugon si Jonathan kay Jackson, at pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Pagkaraang makita ni Jackson na ibinaba ang telepono, tumingin siya sa kinatatayuan ni Cyrus na may nagtatakang ekspresyon. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ngayon. Nagtataka si Jackson kung bakit sobrang kumpiyansa si Jonathan. Nagtaka pa nga siya kung plano ni Jonathan na i-frame si Cyrus. Alam niyang nasa panganib si Cyrus at hindi niya piniling tulungan si Cyrus. Sa kabilang banda, lahat ng bodyguard ng Force Manor ay sumugod na palabas at direktang pinalibutan si Cyrus. Sandaling sinulyapan ni Cyrus ang mga bodyguard sa paligid niya. Lahat ng bodyguard na ito ay mga ordinaryong tao at wala ni isa sa kanila ang mga mandirigma. Kaya natural na hindi sila sineseryoso ni Cyrus. "Anak, ipinapayo ko sa iyo na hawakan mo ito ngayon." Malakas na sinigaw ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki si Cyrus. Napangiti ng masama si Cyrus pagkatapos marinig ang pangungusap na ito, pagkatapos ay pinandiliten ang kanyang anyo at direktang sumugod sa karamihan. Kaagad pagkatapos, nagkaroon ng pagsabog ng mga hiyawan. Ang mga bodyguard na ito ay isa-isang lumipad palabas ng karamihan, at hindi man lang nila namalayan ang nangyayari, naramdaman na lang nilang itim ang kanilang mga mata, at saka lumipad palabas. Walang sino man ang mag-aakala na ang mga kakayahan ni Cyrus ay napakahusay. Wala pang isang minuto, mahigit isang dosenang bodyguard ang lumipad palabas. Sa isang iglap, umalingaw-ngaw ang mga pagluluksa sa buong Force Manor. Sa oras na ito, sabik si Cyrus na makita si Margo, kaya hindi na siya nagdalawang isip, at sinubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya sa tuwing gagawa siya ng hakbang. Kung ang lahat ng bodyguard sa paligid ni Cyrus sa oras na ito ay pawang mga mandirigma, tiyak na hindi magiging maluwag si Cyrus, ngunit ang mga taong ito ay hindi man mga mandirigma, ngunit mga ordinaryong tao, kaya natural na wala silang paraan upang pigilan si Cyrus. Si Jackson, na nasa hindi kalayuan, ay tumingin sa kung ano ang nangyari sa manor. Siya ay natulala, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay napakahindi kapanipaniwala, dahil hindi akalain ni Jackson na ang mga kakayahan ni Cyrus ay magiging sobrang nakakatakot. Halos 30 bodyguard ang karaniwang parang paper paste sa harap ni Cyrus. Sino itong Young Master De La Cruz? Ang nakita ni Jackson sa oras na ito ay tila isang bagay na nangyari lamang sa isang teleserye. Masyadong unreal, at hindi makatotohanan para tanggapin ng mga tao. Bang! Sa sandaling ito, sinuntok ni Cyrus ang huling bodyguard na nakatayo sa harapan niya. Wala pang 3 minuto, nalipol lahat ang mga bodyguard sa Force Manor. Tiningnan ni Jackson ang posisyon ni Cyrus na may pagkabigla,
paghanga, at pagtataka sa kanyang mga mata. At si Cyrus ay hindi nagpatuloy sa pag-aaksaya ng kanyang oras sa mga taong ito, at pumasok sa villa habang siya ay naglalakad. Basta pumasok ka sa villa na ito ngayon, lumalaban ka sa ating UniAsia Group. Sinigawan ng bodyguard si Cyrus sa mahinang boses. So ano kaya yon? Walang pakialam na sagot ni Cyrus, at saka nagpatuloy sa paglalakad papasok. Kabanata 12:27. Mapagkakatiwalaan ba kita? Sa loob ng villa. Mukhang walang pakialam si Jasmine kay Cyrus. Dahil pakiramdam niya lahat ng bodyguard sa ilalim ng kanyang command ay propesyonal na si nanay. At si Cyrus ay tao lang, kaya kahit na may mahusay na kakayahan si Cyrus, tiyak na hindi niya ito gagawin. Malamang yung mga kalaban ng mga bodyguard na yon. Sa oras na ito, patuloy na nakikiusap si Margo kay Jasmine na palayain si Cyrus. Talagang ayaw niyang masaktan si Cyrus dahil sa kanyang sariling mga gawain. Ngunit sa sandaling ito, muling sumugod sa silid ni Jasmine ang binata na nagtip. President Fan, napakalakas ng taong iyon kaya hindi siya mapigilan ng ating mga tao. Nakapasok na siya sa villa. Pagkapasok sa villa, sinigawan ng binata si Jasmine na may sobrang excited na ekspresyon. At natigilan si Jasmine matapos marinig ang mga salita ng binata. Ang ekspresyon ng mukha nito ay hindi rin kapanipaniwala. Tinanong niya ang binata sa mahinang boses, "Ano ang sinabi mo?" Ang bodyguard natin ay walang laban sa halimaw na iyon. Nagmamadaling inulit ng binata ang isang pangungusap. Paano ito posible? Napakarami sa atin ay hindi lamang ang kalaban ni Cyrus. Medyo naguluhan ang mga mata ni Jasmine at pagkatapos ay dumiretso siya sa bintana at sumulyap sa labas. Sa oras na ito, ang mga bodyguard ng manor ay nakahandusay sa lupa ngunit si Cyrus ay nawala. Sino itong Cyrus? Paano siya magiging napakalakas? Puno ng pagkabigla ang mga mata ni Jasmine. Bang! Sa sandaling ito, may malakas na ingay mula sa pintuan. Sinipa ni Cyrus ang pinto ng isang sipa. At si Margo ay tumingin sa likod ng hindi malay. Si Cyrus ay nakatayo sa pintuan na walang ekspresyon ang mukha. Cyrus! Sumigaw si Margo, pagkatapos ay direktang sumugod sa harap ni Cyrus, niyakap si Cyrus, at kinakabahang nagtanong, Cyrus, okay ka lang? Ayos lang ako. Malumanay na tugon ni Cyrus kay Margo. Si Jasmine ay karapat-dapat na maging chairman ng isang malaking multinational group. Bagamat si Cyrus ay sumugod na sa silid sa oras na ito, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay napakalma pa rin. Tinanong niya si Cyrus ng mahina, ano ang gusto mong gawin? Gusto kong kunin si Margo. Sinagot din ni Cyrus si Jasmine ng napakatahimik. At hindi napigilan ni Jasmine na mapamura matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay mahinang sinabi, anong mga kwalipikasyon ang mayroon ka para kunin ang aking anak na babae? Fiancé ko siya. Malumanay na sagot ni Cyrus, at pagkatapos ay hinawakan ang kamay ni Margo at lumabas ng bahay. Cyrus, kung maglakas loob kang umalis kasama ang anak ko ngayon, gagawin kong pagsisihan mo ito habang buhay. Ako si Jasmine, gagawin ko ang sinabi ko. Sa wakas ay naging hindi mapalagay si Jasmine sa oras na ito, at sinigawan si Cyrus ng malakas. Hindi ka pa qualified para takutin ako. Lumingon si Cyrus at sumagot kay Jasmine nang may paghamak at pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad. Margo, aalis ka ba talaga kasama ang taong ito? Kung aalis ka kasama ang taong ito, hindi ka nababalik sa hinaharap. Wala kang nanay na katulad ko. Nakita ni Jasmine na hindi natatakot si Cyrus sa kanyang sarili at nagsimulang makipaglaro ng mga emosyonal na baraha kay Margo sa hinaharap. Naunawaan ni Margo na kailangan niyang pumili sa pagitan ni Cyrus at Jasmine sa oras na ito.
kasama ang kanyang ina sa isang tabi at isang kasintahang kakilala niya nang wala pang kalahating taon sa kabilang banda, hindi alam ni Margo kung paano pumili. Cyrus, mapagkakatiwalaan ba kita? Tumingala si Margo kay Cyrus at seryosong nagtanong kay Cyrus. Mapagkakatiwalaan mo ako? Napakakalmang sagot ni Cyrus. Sige, sasamahan kita. Bahagyang tumango si Margo. Pagkatapos ay tumingin kay Jasmine at sinabing, Nay, hindi ako kasangkapan sa iyong mga kamay. Mayroon din akong sariling mga ideya, hindi ko magagawa ang ipinagagawa mo sa akin. Sa tingin ko ay bumalik sa China, gusto ko ring makasama si Cyrus, kaya gusto kong umalis kasama si Cyrus. Natigilan si Jasmine matapos marinig ang mga salita ni Margo, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay labis ding nabigla. Hindi niya akalain na pipiliin pa rin ni Margo si Cyrus sa pagitan nila ni Cyrus. Tara na. Mahinang sabi ni Cyrus kay Margo. Mama, pasensya na po. Ibinato ni Margo ang pangungusap na ito kay Jasmine, at pagkatapos ay nagplanong umalis kasama si Cyrus. Huminga ng malalim si Jasmine. Ayaw niyang mabaygo ang kanyang plano ng ganito. Kaya naglabas siya ng isang gintong pistola ng direkta mula sa kanyang damit at itinutok ito sa ulo ni Cyrus. At sinabing blanco, kung maglakas loob kang dalhin ito ngayon, sumunod ka sa anak ko at babarilin kita. Nilingga ni Cyrus ang kanyang ulo at sinulyapan si Jasmine, pagkatapos ay bahagyang sinabi. Kung babarilin mo ako sa harap ni Margo, maaaring hindi ka na mapapatawad ni Margo sa kanyang buhay, kaya pag-isipan mong mabuti bago ka bumaril. Pagkasabi nito, hindi na nagdalawang isip si Cyrus at nagpatuloy sa paglalakad palabas ng villa nang walang pag-aalinlangan. Si Jasmine ay nakatayo doon at nag-alinlangan ng mahabang panahon. Sa huli, pinili niyang panoorin sina Cyrus at Margo na umalis at hindi piniling mag-shoot. Alam ni Jasmine sa kanyang puso na tama ang sinabi ni Cyrus. Kung papatayin niya si Cyrus sa harap ni Margo ngayon, hinding-hindi mapapatawad ni Margo ang kanyang sarili at hindi niya magagawang ipagpatuloy ang paggamit kay Margo. Kaya't maaari lamang piliin ni Jasmine na panoorin si Cyrus na dalhin si Margo. Inilabas ni Cyrus si Margo sa Fort Sevilla at pagkatapos ay sumakay sa kotse kung nasaan si Jackson. Master de la Cruz, bumalik ka na ba? Sinulyapan ni Jackson si Margo at kinakabahang tinanong si Cyrus. Well, pumunta ka na sa hotel. Mahinang sabi ni Cyrus. Okay, okay. Nauutal na sagot ni Jackson at pinaandar ang sasakyan. Nang sabihin ni Cyrus kay Jackson na narito siya para magnakaw ng isang tao. Naisip ni Jackson na nagbibiro si Cyrus, ngunit hindi niya inaasahan na nang-aagaw talaga si Cyrus ng isang babae mula sa Fort Sevilla. Hindi alam ni Margo kung ano ang nangyayari sa oras na ito, kaya medyo natakot siya, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay labis na kinakabahan. Master de la Cruz, laging may mga sasakyan sa likod natin, kailangan ko bang itapon ang mga taong ito? Tanong ni Jackson kay Cyrus sa mahinang boses. Hindi kailangan. Malumanay na sagot ni Cyrus. Tumango si Jackson at nagpatuloy sa pagmamaneho. Matapos huminga ng malalim, lumingon si Margo kay Cyrus at nagtanong, Cyrus, ano ang nangyayari? Ipapaliwanag ko sa iyo ang mga bagay na ito pagdating ko sa hotel. Bulong pabalik ni Cyrus kay Margo. Lahat tama. Buong tiwala si Margo kay Cyrus, alam niya na kahit anong gawin ni Cyrus, hindi niya sasaktan ang sarili niya. Kabanata 1228. Comatose. Makalipas ang mahigit kalahating oras, ipinadala sina Cyrus at Margo ni Jackson sa isang 5-star hotel sa New York. Sikat pa rin ang hotel na ito sa lokal na lugar, kaya ang gawaing panseguridad ay nakalagay, at nag-aalala si Cyrus na darating ang mga tao ni Jasmine. At alam din ni Cyrus na kahit na dumating ang mga tao ni Jasmine, hindi nila kayang talunin si Cyrus. Sinundan ni Cyrus si Margo sa silid.
Diretso na umupo si Margo sa sofa, pagkatapos ay tumingin kay Cyrus at nagtanong, "Cyrus, ano ang nangyayari? Bakit bigla akong pinigilan ng nanay ko na bumalik? At paano mo nalaman na nakulong ako?" "Na, panipi." "Margo, maaaring mahirap para sa iyo na maunawaan ang mga bagay na ito kapag ipinaliwanag ko ang mga bagay na ito sa iyo ngayon. Kung naniniwala ka sa akin, iinumin mo ang tableta na ito, at pagkatapos mong inumin ang tableta na ito, malalaman mo na ang lahat ng ito ay bakit." Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan si Cyrus, iniunat niya ang kanyang kamay at inilabas ang Samsara pill at mahinang sinabi kay Margo. Tiningnan ni Margo ang Samsara pill na nasa kamay ni Cyrus, isang bakas ng pagkalito ang sumilay sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay sumimangot at nagtanong, "Ano ito?" "Basta inumin mo itong tableta, babalikan mo lahat ng alaala mo." Mahinang sabi ni Cyrus kay Margo. "Talaga?" Napakurap si Margo at nagtanong kay Cyrus na may seryosong ekspresyon. "Totoo." Tumango si Cyrus. At tumingin si Margo kay Cyrus at ngumiti. At pagkatapos ay mahinang sinabi, "Kung gayon, hindi mo kailangang mag-alala na pagkatapos kong inumin ang elixir na ito, may naiisip kang masama tungkol sa iyo at direktang makipaghiwalay sa iyo. Kung gusto mo talagang makipaghiwalay sa akin, hindi ko mapigilan, pero ang mga alaalang ito mismo ay sa iyo. Sana maibalik mo ang mga alaala mo. Ayokong magamit ka ng iba." Tumingin si Cyrus kay Margo at sinabing may napakaseryosong ekspresyon. Huminga ng malalim si Margo, pagkatapos ay uminom ng Samsara pill, nag-alinlangan ng 2 segundo, at direktang inilagay ang Samsara pill sa kanyang bibig. Sa sumunod na segundo, naging masakit ang ekspresyon sa mukha ni Margo. "Cyrus, sobrang sakit ng ulo ko." Direktang nakahiga si Margo sa sofa habang ang ulo ay nakayakap, at hindi mabilang na mga imahe ang nagsimulang dumaloy sa isip ni Margo. Marahil ay dahil sa napakaraming impormasyon kaya hindi kinaya ni Margo ang mga bagay na ito. Natigilan si Cyrus nang makita niya ang eksenang ito, dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari. "Margo, okay ka lang?" "Margo." Excited na sigaw ni Cyrus kay Margo. Ngunit walang tugon mula kay Margo. Pagkatapos sumigaw ng 2 beses sa sakit, ang buong tao ay nakoma. "Margo, Margo." 2 beses na excited na sumigaw si Cyrus, ngunit hindi pa rin tumugon si Margo. Natagpuan ni Cyrus ang kanyang mobile phone sa takot, at pagkatapos ay i-dial ang numero ng telepono ni Jonathan. "Master De La Cruz, anong problema?" Mabilis na ikinonekta ni Jonathan ang telepono. "Jonathan, pumunta ka sa aking master ngayon, at tanungin siya kung ano ang magiging epekto niya pagkatapos uminom ng reincarnation pill." Bakit hinimete si Margo pagkatapos kumain ng reincarnation pill? Sabik na sigaw ni Cyrus. "Okay, Young Master De La Cruz, tatanungin ko si Master Kenny ngayon." Pagkatapos pumayag ni Jonathan, ibinaba niya ang telepono. Nanatili si Cyrus sa tabi ni Margo at hindi nang ahas na umalis. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, at hindi rin siya sigurado kung madyay gising si Margo. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay tumunog ang telepono ni Cyrus. Mabilis na kinuha ni Cyrus ang telepono at ikinonekta ang tawag, at pagkatapos ay excited na nagtanong, "Mr. Lee, anong nangyayari?" "Young Master De La Cruz, hindi mo kailangang masyadong kabahan. Sinabi ni Master Kenny na ito ay isang normal na sitwasyon." Pagkatapos ng lahat, nabawi ni Miss Suarez ang lahat ng kanyang mga alaala mula sa higit sa 20 taon na ang nakakaraan. Ang dami ng impormasyon sa mga alaalang ito ay napakalaki pa rin. Ito ay tumatagal ng ilang oras para sa utak ng isang normal na tao sa digestion. Ang utak ni Miss Suarez ay dapat nawala sa sariling likas na pagtugon sa stress, kaya siya ay nahimite.
paliwanag ni Jonathan. Ibig sabihin, walang gagawin si Margo ngayon, tama ba? Labis na bumuti ang mood ni Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Jonathan. Oo, ayos lang si Miss Suarez. Sagot ni Jonathan. At huminga ng malalim si Cyrus at nagpatuloy sa pagtatanong, kung gayon hindi sinabi ng aking Panginoon kung kailan madyay gising si Margo. Depende ito sa physical fitness ni Miss Suarez. Kung normal lang, siguradong magising siya sa loob ng 5 araw, pero may mga nagigising sa loob ng 3 araw. Sabi ni Jonathan. Alam ko, pasensya na naabala kita. Nagpakawala ng mahabang hininga si Cyrus at sinabi sa mahinang boses. Young Master De La Cruz, masyado kang magalang ngayon. Nakangiting sabi ni Jonathan. Hindi naman, ilang beses na kitang pinuproblema. Walang pakialam na sumagot si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Nakahanap ka sa akin ng ilang pinagkakatiwala ang bodyguard dito sa New York, at hayaan silang manood sa ibaba ng hotel 24 na oras sa 1 araw. Nag-aalala ako na baka harapin pa ni Jasmine si Margo. Gawin mo ito. Okay. Pumayag si Jonathan, at pagkatapos ay direktang ibinaba ang telepono. Matapos ibaba ni Cyrus ang telepono, sinulyapan niya si Margo na nakahiga sa sofa. Sa oras na ito, hindi na masyadong masakit ang ekspresyon sa mukha ni Margo. Huminga ng malalim si Cyrus, bagamat hindi niya alam kung tama siya o hindi. Hindi, ngunit naramdaman ni Cyrus na ang mga alaalang iyon mismo ay kay Margo, at karapatan ni Margo na kunin ang kanyang sariling mga alaala. Hinubad ni Cyrus ang mataas na takong ni Margo, at pagkatapos ay binuhat si Margo sa kwarto. Sa ganitong paraan, si Cyrus ay tahimik na nakaupo sa tabi ng kama at naghihintay na magising si Margo. Mabilis na lumipas ang gabi. Hindi alam ni Cyrus kung kailan siya nakatulog kagabi, paggising niya, mahigit 10:00 na ng umaga. Si Margo ay nasa coma pa rin sa oras na ito, ngunit si Margo ay nagsasalita ng ilang nakakaantok na salita paminsan-minsan, na nagpapatunay din na si Margo ay talagang walang problema ngayon. Gumaan ang pakiramdam ni Cyrus matapos malaman na walang kinalaman si Margo. Bang bang bang! Maya-maya lang ay may kumatok sa pinto. Naglakad si Cyrus sa pinto nang may mga hakbang, pagkatapos ay tumingin sa labas sa mata ng pusa, at nalaman na si Jackson ang nagbukas ng pinto mamaya. Young Master De La Cruz, may gustong makakita sa iyo. Pagkabukas ng pinto, bumulong si Jackson kay Cyrus. WHO? Tanong ni Cyrus na nakakunot ang noo. I don't know who it is. Sabi niya kailangan ka daw niyang makita bago niya masabi. Tumingin si Jackson kay Cyrus at sumagot. Dapat galing kay Jasmine, hindi alam ng iba na nandito ako. Mahinang sabi ni Cyrus. Kabanata 1229. Fan Family. Saglit na nag-alinlangan si Cyrus, pagkatapos ay walang ekspresyong sinabi, dumating na ba ang natagpo ang bodyguard na si Jonathan? Nandito na. Tumango si Jackson at sinabing. Okay. Ngayon pumunta ka sa pag-uusap sa mga tao sa hotel. Ipak ang hotel na ito para sa akin, at pagkatapos ay hayaan ang mga bodyguard na itago ito sa pintuan para sa akin, walang sino man ang maaring pumasok, at may 2 tao sa pintuan nito. Room. Kung papasok ka, barilin mo ako ng direkta, at ako ang mananagot sa anumang problema, intindihin mo ang ibig kong sabihin. Walang ekspresyong sinabi ni Cyrus kay Jackson. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, kumislap ang mga mata ni Jackson sa pagkagulat, at pagkatapos ay mahina niyang sinabi, nakita mo na ba ang taong iyon o hindi? I'll see you after this is done. Malumanay na sagot ni Cyrus kay Jackson.
Okay. Bagamat hindi maintindihan ni Jackson kung bakit ginawa ito ni Cyrus, hindi siya nang ahas na magsabi ng kahit ano, at nagmamadaling ginawa ang gusto ni Cyrus. Makalipas ang kalahating oras, bumalik muli si Jackson sa silid ni Cyrus. At sinabi kay Cyrus, "Young Master De La Cruz, nagawa ko na ang mga bagay ayon sa iyong mga tagubilin, at ngayon ay walang ibang tao sa hotel na ito, ito ay tungkol sa atin. Bodyguard." Bahagyang tumanggo si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. "Kung may mangyari sa aking kasintahan, ako ang unang makakahanap sa iyo, alam mo ba?" "Alam ko, alam ko." Tumango si Jackson. "Ngayon dalhin mo ako upang makita ang taong iyon." Mahinang sabi ni Cyrus. "Young Master De La Cruz, pakiusap." Mabilis na nagkusa si Jackson na ituro kay Cyrus ang daan. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita ni Cyrus ang taong iyon, at hindi ito ang unang pagkakataon na nakita ni Cyrus ang taong ito, dahil nakita ni Cyrus ang binatang ito sa Force Manor. Hinihiling ka ni Jasmine na sumama. Tumingin si Cyrus sa binata at nagtanong. "Oo, gustong makausap ka ni President Fan." Hindi rin nagsalita ng kalokohan ang kabataan, at direktang tumugon kay Cyrus. "Wala akong oras, tara na." Mahinang sabi ni Cyrus. "Gusto kang kausapin ni President Fan tungkol kay Miss Suarez." Mabilis na sabi ng binata. Lumingon si Cyrus sa binata, nag-alinlangan ng 2 segundo at walang ekspresyong sinabi, "Nasaan siya ngayon? Dalhin mo ako doon." Alam ni Cyrus na si Jasmine talaga ang biological na ina ni Margo. Kaya dapat niyang ipaliwanag ang ilang bagay kay Jasmine, ngunit anuman ang mangyari, hindi papayag si Cyrus kay Jasmine na patuloy na gamitin si Margo ng ganito. Hindi na masyadong nagsalita ang binata matapos makita ang pangako ni Cyrus, tumayo ito at dinala si Cyrus sa labas ng hotel. Nilingga ni Cyrus ang kanyang ulo at sinulyapan si Jackson, pagkatapos ay mahinang sinabi, "Alagaan mo ang aking kasintahan." "Oo, Master De La Cruz." Mabilis na tumango si Jackson. Makalipas ang mahigit 10 minuto, sinundan ni Cyrus ang kabataan sa isang kafe. Pagkapasok sa kafe, dinala ng binata si Cyrus sa kahon. Sa oras na ito, si Jasmine ay nakaupo sa kahon na tahimik na naghihintay kay Cyrus. Sa oras na ito, si Jasmine ay nakasuot ng white lady's suit na nakataas ang kanyang buhok, na nagbigay ng impresyon na siya ay mukhang isang malakas na babae. Matapos makita ni Jasmine si Cyrus, blanco siyang nagsabi, "Makiupo." Hindi gaanong nagsalita si Cyrus, umupo siya sa tapat ni Jasmine, at pagkatapos ay walang ekspresyong tinanong si Jasmine, "Ano ang gusto mong pag-usapan sa akin?" "Hinahanap kita para kausapin ka tungkol sa anak ko." Mahinang sabi ni Jasmine. "Pag-usapan ang iyong anak na babae." Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Cyrus na umiti, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. "Sa tingin ko wala na tayong dapat pag-usapan tungkol sa bagay na ito, hindi ko hahayaan na patuloy kang gumamit ng Margo, sumuko ka na. Hindi ako papayag na kasama mo ang anak ko." Nagnganga ang mga ngipin ni Jasmine at sinabi kay Cyrus. "You can't decide this matter, so kung sumasang-ayon ka o hindi ay walang kinalaman sa akin. Kung pumunta ka lang para sabihin sa akin ang bagay na ito, then I'll go." Pagkasabi nito, nagpa siya si Cyrus na tumayo at umalis. "Ito ay 100 milyon, kunin mo itong pera at mawala para sa akin." Direktang kumuha ng bank card si Jasmine at inilagay ito sa mesa, at malamig na sinabi kay Cyrus. "Medyo luma na ang routine mo, not to mention na gusto mo akong patayin sa halagang 100 million. Medyo naive ka ba?" Walang ekspresyong sinabi ni Cyrus kay Jasmine. "I didn't expect you to be so greedy."
You can say any number, and I can satisfy you. Walang ekspresyong sinabi ni Jasmine kay Cyrus. I'm sorry, hindi ako kapos sa pera, at hindi rin ako interesado sa pera. Walang ekspresyong sinabi ni Cyrus kay Jasmine. Medyo kumislap ang mga mata ni Jasmine ng kakaiba matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. At pagkatapos ay sumimangot siya at sinabing, hindi lang ikaw ang sasaktan, kundi pati si Margo, alam mo ba iyon? Ang talagang gustong pumatay sa kanya ay ikaw, hindi ako. Sabi ni Cyrus sa mahinang boses. Napakawalang muwang mo. Ngumisi si Jasmine, pagkatapos ay nagpatuloy. Gusto mo bang marinig ang kwento ko? Sige lang. Mahinang sabi ni Cyrus. Ang pangalan ko ay Jasmine. Ang pamilyang fan na kinabibilangan ko ay isa sa pinakamalaking pamilya sa China. Ang industriya ng pamilya ng fan ay masasabing nasa buong mundo, at ang impluwensya ng pamilyang fan ay tiyak na hindi katulad mo. Can imagine. I am where I am now. The UniAsia Group is just the tip of the iceberg of the fan family, kahit tingnan ng financial resources ng fan family ang buong China, pwede pa rin silang mag-rank sa top 10. Panipi. Mahinang sabi ni Jasmine kay Cyrus. Top 10. Hindi mapigilan ni Cyrus na mapangiti pagkatapos marinig ang mga salita ni Jasmine. Maaring hindi alam ni Jasmine na ang mga pag-aari ni Cyrus lamang ay may kukumpara sa 10 pamilya ng fan. Gayunpaman, hindi ibinunyag ni Cyrus ang kanyang pagkakakilanlan sa ngayon. Ngunit ang pinakamakapangyarihang bahagi ng aming fan family ay hindi negosyo, kundi martial arts. Sa sandaling ito, tumingin si Jasmine kay Cyrus at nagpatuloy. Sining sa pagtatanggol. Natigilan si Cyrus nang marinig niya ang mga salita ni Jasmine. Tama, pamilya ng martial arts ang pamilya ng fan natin. Noong panahong iyon, kilala ito sa China. Kahit bihira na tayong sumali sa martial arts nitong mga nakaraang taon, umiiral pa rin ang impluwensya ng fan family. Tumingin si Jasmine kay Cyrus at nagpatuloy. Tumingin si Cyrus kay Jasmine sa kanyang harapan, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay medyo nagulat, dahil hindi niya inaasahan na ang pamilya ng fan ay isang martial arts world pa rin. Kakampi lang ang tatay ko sa pamilya ng fan, kaya hindi ako pinahahalagahan sa pamilya ng fan mula noong bata ako, at pinagtatawanan pa ako ng marami. Hindi ako qualified na maging martial artist. I can only try my best to make myself stand out. Nakita ko na rin at ikaw, nakarating ako sa kinalalagyan ko ngayon gamit ang sarili kong pagsisikap. Sabi ni Jasmine habang umiinom ng kape habang nakatingin kay Cyrus. Kabanata 12:30. Kay abangan. At pagkatapos. Tumingin si Cyrus kay Jasmine at nagpatuloy sa pagtatanong. Ngunit natapos na ako ngayon. Isang himala na maaari akong maging chairman ng UniAsia Group. Kaya't maaari ko lamang ipin ang lahat ng aking pag-asa kay Margo, gusto kong sumali siya sa kompetisyon para sa susunod na pinuno. Ng fan family, si Margo ang tanging pag-asa ko, ang hindi ko ginawa noon. Sana magawa ni Margo, naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Tumingin si Jasmine kay Cyrus at nagpatuloy. Napakalaki ng ari-arian ng pamilya fan. Kung si Margo talaga ang magiging pinuno ng pamilya ng fan, mabubuhay siya sa isang buhay na kinainggitan ng lahat. Tumingin si Jasmine kay Cyrus at nagpatuloy. Margo ay hindi masyadong interesado sa mga bagay na ito. Bulong ni Cyrus kay Jasmine. Ngayon ay walang naiintindihan si Margo, natural na mauunawaan niya ang aking mabuting hangarin sa hinaharap. Mabilis na pinabulaanan ni Jasmine si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Ginamit ko ang lahat ng aking mga koneksyon para bigyang daan ang Margo. At ngayon ay maraming tao sa pamilya ng fan ang susuporta sa akin, at malaki ang posibilidad na si Margo maaaring magmana ng industriya ng fan family.
kaya hindi ko pinapayagan ang anumang aksidenteng mangyari ngayon. Dahil gusto mong mamana ni Margo ang mga ari-arian ng pamilya ng fan, bakit mo iniwan si Margo noong una? Tanong ni Cyrus kay Jasmine na may nagtatakang ekspresyon. Iniiwan ko ba si Margo? Hindi napigilan ni Jasmine ang umiti, pagkatapos ay marahang umiling at sinabing, napakawalang muwang mo, paanong may isang ina na iniwan ang kanyang anak sa mundong ito? Pinili kong umalis para protektahan sina William at Margo. Protektahan. Hindi mapigilan ni Cyrus na matigilan matapos marinig ang mga salita ni Jasmine. Oo, pinoprotektahan ko sila. Bahagyang tumango si Jasmine, pagkatapos ay nagpatuloy. Noong oras na iyon, ako ay masyadong matalas, maraming tao sa pamilya ng fan ang nakatingin sa akin, naramdaman nilang pinagbantaan ko ang kanilang posisyon, kaya nagsimula silang mag-isip ng paraan. Harapin mo ako. Kung ipaalam ko sa kanila na may anak ako kay William, tiyak na magsisimula sila sa Margo. Hindi ko masasabi kahit kanino ang tungkol sa mga bagay na ito. Sa huli, maaari ko lang piliin na umalis ng tahimik, dahil dito lamang paraan kung papayag si William kay Margo. Dumistansya silang dalawa sa akin. Tumingin si Jasmine kay Cyrus at nagpaliwanag. Kung gayon, bakit mo nahanap si Margo ngayon? Tumingin si Cyrus kay Jasmine at nagtanong. Dahil may kakayahan akong protektahan si Margo ngayon, ang pamilya ng fan ay hindi na nang ahas na harapin ako, matatakot na sila sa akin ngayon. Kumpiyansa na kinausap ni Jasmine si Cyrus. Kaya nga. Bahagyang tumango si Cyrus. Kaya kailangan mong hiwalayan si Margo ngayon, kung hindi ay papatayin ka, at ako at si Margo ay nasa panganib din. Nagmamadaling ham-ampas si Jasmine habang mainit ang plancha. Hindi mo ba sinabi na ngayon ang pamilya fan ay natatakot sa iyo? Saka bakit nasa panganib pa si Margo? Naguguluhang tanong ni Cyrus. Ang pamilya ng fan ay natatakot sa akin dahil nag-ayos ako ng kasal para kay Margo. Ang kabilang partido ay anak ng isang pamilya ng martial arts sa China. Ang taong ito ay may magandang kinabukasan. Ang pamilya ng fan ay hindi nangangahas na saktan ang ganito kalaki. Pamilya. Kung makakasundo siya ni Margo. Sa pagsasama ng taong ito, napakasimple para sa kanya na magmana ng mga ari-arian ng pamilya ng fan sa hinaharap. Huminto sandali si Jasmine, pagkatapos ay nagpatuloy. Ngunit kung pipiliin ni Margo na makasama ka ngayon. Kapag nalaman ng malaking pamilyang ito, ako ay nasa panganib, si Margo ay nasa panganib din, at ikaw ay mahuhuli rin ng itong malaking pamilya. Ang paghabol at pagpatay, hindi ito maganda para sa ating lahat, naiintindihan mo ba? Maaring kanselahin ang pakikipag-ugnayan, at mayroon din akong pakikipag-ugnayan kay Margo. Napakakalmang sabi ni Cyrus. Ang pakikipag-ugnayan sa pagitan mo at ni Margo ay walang kwenta. Walang imik na sigaw ni Jasmine kay Cyrus. Pakiramdam niya ay hindi pa rin maintindihan ni Cyrus ang ibig niyang sabihin. Bakit hindi binibilang ang engagement natin? Diretsong tanong ni Cyrus. Cyrus, hinahanap mo ngayon ang sarili mong kamatayan. Kung matuklasan ng malaking pamilya ang iyong pag-iral, tiyak na gagawin nila ang lahat ng paraan para mawala ka. Sa oras na iyon, walang makakapagligtas sa iyo, at kahit na iyon. Walang gagawin ang malaking pamilya para iligtas ka. Pakakawalan ka ng pamilya, at hindi ka pakakawalan ng fan family, ordinaryong tao ka lang, sabihin mo sa akin kung ano ang ipinaglalaban mo sa malalaking pamilyang ito. Tuwang-tuwang sigaw ni Jasmine kay Cyrus. Tumingin si Cyrus kay Jasmine sa harap niya at hindi nagsalita. Hindi ko sinasadyang sabihin sa iyo ang mga bagay na ito.
Kung tutuusin, kung gaano kakaunti ang nalalaman mo, mas mabuti. Ngunit dahil na itanong mo na ito, sa iyo lang ako makapagpaliwanag. Tandang padamdam panipi. Nagpatuloy sa pagsasalita si Jasmine matapos makitang hindi nagsasalita si Cyrus. Alam ko na ang ibig mong sabihin. Para payagan si Margo na mamana ang ari-arian ng pamilya Fan, nakahanap ka ng fiancé para kay Margo. Kung kasama ko si Margo, papatayin ako ng mga taong ito, ikaw ibig sabihin ba nito? Tumingin si Cyrus kay Jasmine ng napakatahimik at sinabi. Oo, yun ang ibig kong sabihin, hindi mo namamalayan kung gaano kadelikado ang sarili mong sitwasyon ngayon. Mabilis na tumango si Jasmine. Alam ba ni Margo ang tungkol sa mga bagay na ito? Tumingin si Cyrus kay Jasmine at nagtanong. Hindi pa alam ni Margo. Plano kong maghintay hanggang sa makipaghiwalay siya sa iyo bago sabihin sa kanya ang tungkol dito. Tumingin si Jasmine kay Cyrus at sumagot. Dahil hindi alam ni Margo ang tungkol dito, bakit mo siya ginawang marriage contract? Ang dami mong sinabi, hindi ba ginamit mo lang si Margo bilang iyong tool? Galit na sinigawan ni Cyrus si Jasmine, at pagkatapos ay nagpatuloy. Tulad ng sinabi ko, hindi ako papayag na sino man ang samantalahin si Margo. Kung gusto ni Margo na makasama ako, hindi ako papayag. Ikaw. Biglang tumayo si Jasmine at pinandilitan si Cyrus na may sobrang galit na ekspresyon sa mukha. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Ano ang pinagsasabi mo? Ang Fan family at ang martial arts family, wala sila sa harapan ko. Kung gusto nila akong harapin, lagi akong maghihintay, pero hinding-hindi ko ibibigay si Margo sa kahit sino. Tandang padamdam panipi. Itinapon ni Cyrus ang pangungusap na ito, pagkatapos ay tumayo at nagplanong umalis. Cyrus, kung talagang may ganyan kang kakayahan, gugustuhin kong makasama mo ang aking anak, ngunit ang lahat ng ito ay ang yabang mo lamang, at babayaran mo ang iyong kaiabangan maya-maya. Tumayo si Jasmine at sinigawan si Cyrus. Mayabang ba ako? Hindi napigilan ni Cyrus na mapamura matapos marinig ang mga salita ni Jasmine, at pagkatapos ay mahinang sinabi, ang totoong mayabang na tao ay ikaw, hindi ako. Kabanata 1231. Paggising. Matapos marinig ang mga salita ni Jasmine, malamang na naunawaan ni Cyrus kung tungkol saan ang lahat ng ito. Iniwan ni Jasmine sina Margo at William para protektahan ang kanilang mag-ama. Sa oras na ito, binalak ni Jasmine na hayaang mamana ni Margo ang mga ari-arian ng pamilya Fan, at ibinigay ang mga ito kay Margo nang hindi niya nalalaman. Nakipag-ayos si Margo para sa isang fiancé, at ang kasintahang ito ay dapat na isang malaking pamilya ng martial arts mula sa China. Kapag si Margo ay patuloy na kasama si Cyrus, hindi lamang si Cyrus ang malalagay sa panganib, si Margo ay malalagay din sa panganib, at ang plano ni Jasmine sa mahabang panahon ay mabibigo. Ngunit hindi isinasa puso ni Cyrus ang mga salita ni Jasmine, dahil hindi alam ni Cyrus kung gaano kalaki ang banta ng mga taong iyon sa kanya. Matapos makipaghiwalay kay Jasmine, bumalik si Cyrus sa hotel. Dahil lahat ng mga tao ni Cyrus ay nasa hotel sa oras na ito, ligtas pa rin si Margo. Pagkapasok sa silid, tiningnan ni Cyrus si Margo na nakahiga sa kama, nag-aalangan sa kanyang puso kung dapat ba niyang sabihin kay Margo ang tungkol sa mga bagay na ito pagkatapos magising si Margo. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, naramdaman ni Cyrus na dapat niyang sabihin kay Margo ang tungkol sa mga bagay na ito, at pagkatapos ay hayaan si Margo na magdesisyon ng mag-isa. At ganoon nga, lumipas ang 3 buong araw. Gayunpaman, wala pa ring palatandaan ng paggising ni Margo. Naging tense ang mood ni Cyrus. Nagsimula siyang mag-alala kung ano ang dapat niyang gawin kung talagang hindi na magising si Margo. Ang mga mata ni Margo ay mahigpit na nakapikit.
Ngunit paminsan-minsan ay nagsasabi siya ng ilang mga panaginip na salita sa kanyang bibig, at ang pinakabinanggit na pangalan sa mga salitang ito sa panaginip ay Cyrus. Hinawakan ni Cyrus ang maliit na kamay ni Margo at tahimik na nanalangin sa kanyang puso. Cyrus. Sa sandaling ito, biglang iminulat ni Margo ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay sumigaw ng mahina. Margo, gising ka na ba? Nang makita ni Cyrus si Margo na idinilat ang kanyang mga mata, may kislap na panonibig sa kanyang mga mata, at mabilis siyang sumigaw. Aba, sobrang sakit ng ulo ko, matagal ba akong nakatulog? Sinubukan ni Margo na makaupo ng tuwid, ngunit sa kasamaang palad ay matagal na siyang nakoma, kaya hindi na siya makaupo. Mabilis na tinulungan ni Cyrus si Margo na tumayo, at pagkatapos ay tinanong si Margo ng may matinding pag-aalala, Margo, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Ang sakit ng ulo ko, para akong nasa panaginip, naaalala ko na ang lahat ng nakaraan. Mahinang sabi ni Margo habang inaalala. Naaalala mo ba kung sino ka ngayon? Excited na tanong ni Cyrus. Siyempre naaalala ko. Ang aking ama ay si William, at ang aking ina ay si Jennifer. Mahinahong tugon ni Margo, pagkatapos ay bumaling kay Cyrus at sinabing, naaalala pa rin kita, isang malaking sinungaling. Dahil nagsinungaling ka sa akin kaya ako napunta sa Estados Unidos. Noo. Ang mga mata ni Cyrus ay kumislap sa kahihiyan nang marinig niya ang mga salita ni Margo. At tumingin si Margo kay Cyrus at nag-alinlangan saglit, pagkatapos ay mahinang sinabi, malinaw na alam mong galit na galit ako sa simula, ngunit hiniling mo pa sa akin na ibalik ang aking alaala. Hindi ka ba natatakot na iwan kita? Panipi. Siyempre natatakot ako na iwan mo ako. Sumagot si Cyrus sa mahinang boses, at pagkatapos ay nagpatuloy. Ngunit sa palagay ko ang mga alaalang ito mismo ay pagmamay-ari mo, at dapat ay mayroon ka ring karapatang pumili. Ayokong makita kang ginagamit ng sinuman. Tumingin si Margo kay Cyrus at walang sinabi. Tapos galit ka pa rin sa akin ngayon. Nag-alinlangan sandali si Cyrus, at mahinang tinanong si Margo. Actually, never akong nagalit sa'yo. Umalis lang ako dahil hindi ko matanggap na mas mahalaga ang legacy sa puso mo kaysa sa akin, at hindi ko matanggap na niloko ako ng taong mahal ko. Huminto sandali si Margo, pagkatapos ay nagpatuloy. Ngunit pinatawad na kita ngayon, dahil alam kong hindi mo ako sinasadyang dayain, at ang ginawa mo sa akin noong panahong nawala ang aking alaala ay nagdulot din ng pagkawala ng aking alaala. Memory. Sobrang naantig ako. Ngayon ko lang nalaman na ang taong totoong mabuti sa akin sa mundong ito ay ikaw pala, at kahit ang mga magulang ko ay mas piniling isuko ako dahil sa kanilang mga interes. Ang mga mata ni Cyrus ay kumikislap sa panonibig matapos marinig ang mga salita ni Margo. Dahil ang pinakakinabahala niya noon ay hindi mapapatawad ni Margo ang kanyang sarili. Ngunit sa pagkakataong ito ay pinatawad siya ni Margo, syempre masaya si Cyrus. Ngunit Cyrus, mayroon pa akong isang bagay na hindi ko maintindihan. Sumimangot si Margo at sinabi kay Cyrus. Anong problema? Tumingin si Cyrus kay Margo at nagtanong. Dahil hindi ako anak ni Jasmine, paano ang paternity test? Naalala ko na pinili mo ang lugar na iyon, kaya hindi dapat magkaroon ng anumang problema, di ba? Sabi ni Margo sa sobrang naguguluhan na tono. Margo. Saglit na nag-alinlangan si Cyrus, at pagkatapos ay bumulong. Nangako ako sa iyo na hindi kita lilinlangin. Bagamat may ilang mga bagay na maaaring hindi mo matanggap ngayon, sa palagay ko ay dapat kong sabihin sa iyo na ikaw talaga ang kay Jasmine. Anak na babae. Anong ibig sabihin? Tinitigan ni Margo ang kanyang malalaking mata na puno ng tubig at nagtanong na may nagtatakang ekspresyon.
si Jasmine ang iyong ina at si William ang iyong ama. Ikaw at si Jennifer ay hindi magkadugo. Iniwan ni Jasmine ang inyong dalawa upang protektahan ang kaligtasan ninyo ni William. Sabi ni Cyrus sa mahinang boses. Tumingin si Margo kay Cyrus na may napakahindi maisip na ekspresyon, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla bukod pa sa pagkabigla. Bagamat nabawi na ni Margo ang kanyang alaala sa oras na ito, may ilang bagay na hindi pa rin alam ni Margo. Walang plano si Cyrus na magtago ng anuman kay Margo, kaya sinabi niya kay Margo ang lahat ng kanyang nalalaman. Makalipas ang mahigit isang oras, nabigla si Margo. Paano niya naisip na si Jasmine ay talagang kanyang ina, at ang kanyang karanasan sa buhay ay magiging napakakomplikado? Hindi. Makikita ko si Jasmine ngayon. Gusto kong itanong ng malinaw ang lahat ng mga bagay na ito. Tuwang-tuwa na sumigaw si Margo, at pagkatapos ay nagpumiglas na tumayo. Margo, huminahon ka na. Bulong ni Cyrus kay Margo. Cyrus. Paano ako matatahimik ngayon? Kailangan kong mahanap si Jasmine. Gusto kong tanungin siya kung bakit niya ako ginagamit, at dahil siya ang aking ina, kailangan kong linawin sa kanya. Ako si Margo. Ito ay hindi nakasangla ng sinuman. Ang taong gusto ko ay ikaw, at wala akong makakasama maliban sa iyo. Sigaw ni Margo kay Cyrus sa napakaseryosong tono. Tumingin si Cyrus kay Margo at nag-alinlangan sandali. Pagkatapos ay bumulong, kung gayon, sasama ako sa iyo. Kabanata 1232. Nakakahiya. Alam ni Cyrus na tiyak na maraming bagay si Margo na itatanong kay Jasmine ngayon. Kung hindi makikita ni Margo si Jasmine, hindi matatanggap ni Margo ang mga bagay na ito. Kaya hiniling ni Cyrus kay Jackson na ihatid sila ni Margo pabalik sa Forza Mountain Villa. Marahil ay dahil sa pagpasok ni Cyrus sa Forza Villa noon. Bagamat hindi tumawag ng pulis si Jasmine, pinalawak din niya ang laki ng mga bodyguard. Sa mga oras na ito, naka-alerto na ang Forza Villa. Huminga ng malalim si Margo, pagkatapos ay dir-diretsyong naglakad papunta sa Villa. Sa oras na ito, kilala ng lahat ng mga bodyguard sa Villa si Cyrus. At alam din nila kung gaano kakilakilabot ang mga kasanayan ni Cyrus. Kaya hindi sila naglakas loob na pigilan sina Cyrus at Margo, ngunit maaari lamang nilang panoorin sina Margo at Cyrus nang walang magawa. Pumasok sa Villa. Likas na tuwang-tuwa si Jasmine nang malaman niyang bumalik si Margo, at tumakbo sa sala ng Villa na nakasuot ng pajama, at pagkatapos ay masayang sumigaw kay Margo. Margo, naisip mo na ba? May balak ka bang bumalik? Mayroon akong sasabihin sa iyo. Sinabi ni Margo kay Jasmine sa napakalamig na tono. Nang makita ni Jasmine na ang ekspresyon sa mukha ni Margo ay tila medyo mali. Isang bakas ng pagdududa ang sumilay sa kanyang mga mata, at siya ay kumunot ang noo at nagtanong, Margo, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Tara sa kwarto ko tayong dalawa. Malumanay na sagot ni Margo, pagkatapos ay lumingon kay Cyrus at sinabing, Cyrus, hinihintay mo ako dito. Bahagyang tumango si Cyrus, at pagkatapos ay diretsyong umupo sa sofa. Walang sinabi si Margo kay Jasmine, at dumiretso sa kanyang silid. Pagkaraan ng ilang sandali mag-alinlangan, sinundan ni Jasmine si Margo sa itaas. Pagkaraan ng ilang sandali, tahimik na umupo si Margo sa sofa sa kanyang silid. Margo, ano bang problema mo? May sinabi na naman ba sa'yo ang batang iyon na si Cyrus? Sabihin ko sa'yo, sinungaling si Cyrus. Kahit anong sabihin niya, huwag kang maniwala, alam mo ba? Alam ni Jasmine na hindi tama ang mood ni Margo sa oras na ito, kaya mabilis siyang nagkusa na sigawan si Margo. Kung hindi ko man lang mapagkakatiwalaan si Cyrus sa mundong ito, sino pa ang mapagkakatiwalaan ko?
Bahagyang tumugon si Margo kay Jasmine. Sa katunayan, napakalungkot pa rin ni Margo sa kanyang puso sa mga oras na ito. Pagkatapos ng lahat, sa oras na ito, napagtanto niya na kahit ang kanyang mga magulang ay hindi makapaniwala sa mundong ito, at ang tanging makapagtitiwala sa kanya at makapagbibigay ng kahulugan sa kanya. Of course, ito ay si Cyrus. Margo, anong ibig mong sabihin? Natigilan saglit si Jasmine, at nagtanong kay Margo na may nagtatakang ekspresyon. Okay, it's already this time, don't act with me here, I've regained my memory now, I know what all this is about. Walang ekspresyong sinabi ni Margo kay Jasmine. Nabawi mo na ba ang iyong alaala? May bakas ng pagkagulat sa mga mata ni Jasmine. Ang pangalan ko ay Margo, ang aking ama ay si William, at ang aking ina ay si Jennifer. Ako ay ipinanganak sa Salisbury City, at ako ay nanirahan sa Salisbury City mula noong ako ay bata. Nang maglaon, dahil sa alitan sa pagitan namin ni Cyrus, pinili kong mag-aral sa Estados Unidos. Ngunit nagkaroon ng aksidente sa sasakyan sa ilalim ng iyong pagsasaayos, at pagkatapos ay inoperahan mo ako at nawala ang aking memorya. Tumingin si Margo kay Jasmine at nagpatuloy. Tinitigan ni Jasmine si Margo na may hindi kapanipaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi niya maintindihan kung paano nabawi ni Margo ang kanyang memorya. Pagkatapos ng lahat, sinabi ng doktor na kapag ginawa ang operasyon, hindi na mababawi ang kanyang memorya. No, it's impossible, you must be lying to me, it is absolutely impossible for you to recover your memory, you are lying to me on purpose, right? Malakas na sinigawan ni Jasmine si Margo. I have indeed recovered my memory. It doesn't matter if you believe it or not. Anyway, alam ko na ang lahat. Ginagamit mo lang ako mula simula hanggang dulo. Kinausap ni Margo si Jasmine ng napakatahimik. Margo, hindi ako nagsinungaling sa iyo. Nanay mo talaga ako. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede tayong mag-paternity test ngayon. Tuwang-tuwang sigaw ni Jasmine kay Margo. At walang magawa si Margo matapos marinig ang mga salita ni Jasmine. Pagkatapos ay bahagyang umiling at sinabing, sa palagay ko ay hindi na kailangan nating dalawa na magsagawa ng paternity test ngayon. Pagkatapos ng lahat, kahit na ikaw talaga ang aking biological mother. Then what can you do? You only have your plan in your heart, you are just treating me as a pawn, ginagamit mo lang ako from start to finish, paano ba magiging qualified ang isang tulad mo para maging case? S-piece. Nanay. Margo, ang mga bagay ay hindi tulad ng iniisip mo. Tuwang-tuwang sumigaw si Jasmine, at pagkatapos ay nagpatuloy. Margo, alam kong mali na iwan kita. Ngunit nandyan lang ako para protektahan ka, kung hindi kita iiwan, ikaw at ang iyong ama ay nasa panganib, alam mo iyon. Walang saysay na ipaliwanag mo sa akin ang mga bagay na ito ngayon. Malamig na sabi ni Margo. Alam kong hindi mo ako mapapatawad ngayon, pero totoo lahat ng sinabi ko. I had no choice but to leave you in that situation. Malakas na sumigaw si Jasmine, at pagkatapos ay nagpatuloy. Sa palagay mo ba ay hindi ako magkakaroon ng sakit sa puso? Kung maaari akong manatili sa tabi mo sa lahat ng oras. Syempre gusto kong manatili sa tabi mo. Ngunit ang pamilya ng fans sa hindi pumayag ang mga oras na iyon na kasama ko ang iyong ama, at kung malaman nilang may anak ako sa iyong ama, tiyak na gagawin nila ang lahat para mawala ka. Tumingin si Margo kay Jasmine at huminga ng malalim, pagkatapos ay walang ekspresyong sinabi. Okay, naniniwala ako na kailangan mo akong iwan sa una, ngunit bakit ka ngayon ay lumitaw sa aking buhay, at bakit mo ako gustong iwan? Deprive me of my memory. Ginagawa mo rin ba ang lahat ng ito para sa akin? Margo, ikaw lang ang anak ko sa mundong ito.
gusto kong ibigay sa iyo ang pinakamagagandang bagay. Ginawa ko na ang daan para sa iyo. Basta't sundin mo ang plano ko, balang araw ay mamanahin mo ang buong pamilya ng fan, sa oras na iyon ikaw ang magiging buhay na tinitingala ng hindi mabilang na tao. Alam mo ba iyon? Mabilis na sabi ni Jasmine. These things are just what you want, not what I want. Napaka-selfish mo, at nahihiya akong magkaroon ng nanay na katulad mo. Ang mga salita ni Margo ay tumusok sa puso ni Jasmine na parang matalim na kutsilyo. Kabanata 12:33. Tutulungan kitang harapin ang mga bagay na ito. Tumingin si Jasmine kay Margo sa kanyang harapan, alam niya sa kanyang puso na ang lahat ng kanyang mga plano ay ganap na nabigo. Sa una, akala niya ay perpekto ang kanyang plano, ngunit hindi niya inaasahan na ang hitsura ni Cyrus ay masisira ang lahat. Sa oras na ito, nabawi na ni Margo ang kanyang alaala, kaya tiyak na hindi magpapatuloy si Margo sa kanyang awa. Pinili mong isakripisyo ang buhay ko para masiyahan ang sarili mong kagustuhan. At inalis mo pa ang alaala ko, hindi talaga ako makapaniwalang magagawa ng nanay ko ang ganoong bagay. Hinding-hindi kita mapapatawad sa buhay ko, pumunta ako dito para makita. You this time just to tell you na walang relasyon tayong dalawa, and I don't want you to continue to disturb my life. Bagamat ipinaliwanag ni Jasmine ang lahat ng ito, hindi pa rin mapapatawad ni Margo si Jasmine. Pagkatapos sabihin ito, nagpa siya si Margo na tumayo at umalis. Margo, hindi ka makakapunta ngayon, hindi ka makakapunta. Mabilis na inabot ni Jasmine si Margo. Gagamitin mo pa ba ako ngayon? Walang ekspresyong tanong ni Margo kay Jasmine. Margo, alam kong hindi mo ako mapapatawad, at inaamin ko rin na sobra-sobra ang mga ginawa ko noon, pero hindi ka talaga makakaalis ngayon. Kung aalis ka, mamamatay ako. Excited na sigaw ni Jasmine. Ano ang kinalaman ng buhay at kamatayan mo sa akin? Malamig na tanong ni Margo. Margo, inaamin ko na hindi ako isang kwalipikadong ina, ngunit kahit na ano, ako ang iyong ina, at ibinigay ko ang iyong buhay sa akin. Mayroon ka ba talagang puso na panoorin akong mamatay dahil sa iyo? Tuwang-tuwang sigaw ni Jasmine habang hinihila si Margo. Mamatay dahil sa akin. Matapos marinig ang mga salita ni Jasmine, hindi napigilan ni Margo na matigilan sandali, pagkatapos ay sumimangot at hindi nagsabi, bakit ka namatay dahil sa akin? Margo, maupo ka ba at makinig sa sasabihin ko? Sigaw ni Jasmine kay Margo. Saglit na nag-alinlangan si Margo, pagkatapos ay mahinang sinabi, sabihin mo lang ang gusto mong sabihin ngayon, wala ako sa mood na mag-aksaya ng oras sa iyo. Ganyan talaga. Natagpuan ko ang may-ari ng pamilyang fan partikular para sa iyo na magmana ng ari-arian ng pamilya ng fan, at hiniling sa kanya na magtakda ng kasal para sa iyo. Ang kabilang partido ay ang pamilyang Lee sa mundo ng Chinese martial arts. Napakalakas ng kapangyarihan ng pamilyang Lee. Horror, kung aalis ka ng ganito ngayon, katumbas na ito ng unilateral breach of contract natin. Ang ganitong bagay ay ikakahiya ang pamilya ng fan. Sa oras na iyon, ang pamilya ng fan ay huwag mo akong pakakawalan, at hindi ako papakawalan ng pamilyang Lee. Lahat walang magpapaalis sa akin, ako ay isang dead end. Tuwang-tuwang sigaw ni Jasmine. Paano kita matutulungan dito? Sumimangot si Margo at tinanong si Jasmine. Hanggat ikasal ka sa pamilya Lee, walang problema basta ikasal ka sa pamilya Lee. Mabilis na sabi ni Jasmine. Magpakasal sa pamilya Lee. Hindi napigilan ni Margo na matigilan pagkatapos marinig ito, at pagkatapos ay mabilis na sinabi. Hindi kita matutulungan sa bagay na ito, mayroon na akong kontrata sa kasal ni Cyrus, ang taong gusto ko ay si Cyrus, maliban kay Cyrus.
hindi ako magpapakasal kahit kanino. May puso ka bang panoorin akong mamatay? Ako ang iyong ina, at ibinigay ko ang iyong buhay. Malakas na sigaw ni Jasmine. Natigilan si Margo matapos marinig ang mga salita ni Jasmine. Bagamat labis na kinasusuklaman ni Margo si Jasmine sa kanyang puso, anuman ang mangyari, ang dugo ay mas makapal kaysa tubig. Talagang walang paraan si Margo na panoorin ang pagkamatay ni Jasmine. Sinasamantala ni Jasmine ang kabaitan ni Margo sa oras na ito. At nagmamadaling nagpatuloy si Jasmine matapos makitang hindi nagsalita si Margo. Margo, sa tingin mo ay napakasimple ng lahat, sa tingin mo ba ay magiging masaya ka kasama si Cyrus? Hindi ako pababayaan ng pamilya ng fan, naturally, ang kayong dalawa ay hindi na palalampasin. Sa oras na iyon, kahit ang iyong ama ay maaaring mamatay sa kanilang mga kamay. Talaga bang may puso kang panoorin ang lahat ng mga taong kamag-anak mo na namamatay dahil sa iyo? Kahit si Cyrus Hisila rin ay tinutugis ng pamilyang fan. Muling natigilan si Margo matapos marinig ang mga salita ni Jasmine, at isang gusot ang sumilay sa kanyang mga mata. I can't marry anyone else. Wala na bang ibang paraan kundi ang pakasalan ang pamilya Lee? Si Margo ay nag-aalangan na sa oras na ito, tinanong niya si Jasmine na nakakunot ang noo. Huminga ng malalim si Jasmine at sinabi sa mahinang boses. May paraan. Maliban na lang kung makakahanap ka ng mas nakakatakot na taga-suporta at gagawin mong takot sa iyo ang pamilya Fan at ang pamilya Lee. Pagkatapos ay maaari mo lamang piliin na pakasalan ang pamilyang Lee. Tandang padamdam panipi. Isang mas malaking backer. Ang mga mata ni Margo ay kumislap sa kawalan ng pag-asa pagkatapos marinig ito, dahil hindi niya alam kung kanino siya maaaring humingi ng tulong. Margo, dapat lang na maramdaman mo ang pagkakamali para sa lahat ng nasa paligid mo, okay? Ngayon ang buhay ng lahat ay nasa iyong mga kamay. Tumingin si Jasmine kay Margo at nagpatuloy. Natigilan si Margo sa pwesto, sa sandaling ito ay hindi niya alam kung ano ang gagawin. Naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Jasmine. Kung patuloy niyang makakasama si Cyrus sa oras na ito, hindi lang si Jasmine, kundi pati si Cyrus ang malalagay sa panganib. Ayaw niyang makitang nasa panganib si Cyrus dahil sa sarili niya. Dahil alam mong malinaw na ang paggawa nito ay magdadala ng panganib sa iyong sarili, bakit mo ako gustong pakasalan? Sumigaw si Margo kay Jasmine na parang bahagyang bumagsak. Hindi ko inaasahan na maibabalik mo pa ang alaala mo noon. Binibigyan ko lang ng daan ang kinabukasan mo. Walang magawang sabi ni Jasmine. Kung gayon, hindi mo ba dapat pag-usapan ito sa akin bago mo gawin ang mga bagay na ito? I've really never seen such a selfish mother as you. Malakas na sigaw ni Margo. Margo, pwede mo akong pag-alitan sa paraang gusto mo, pero hindi mo talaga makakasama si Cyrus. Tumingin si Jasmine kay Margo at sinabi, bakit hindi ako makakasama ng fiancé ko? Gayunpaman, sa sandaling ito, isang boses ang tumunog. Natigilan sandali si Jasmine, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo para tingnan ang pinto. Nang makita ni Jasmine si Cyrus, bakas ng galit ang sumilay sa kanyang mga mata, dahil kung hindi dahil sa hitsura ni Cyrus, hinding-hindi magiging ganito ang mga pangyayari. I'm talking to my daughter, bakit ka nakikialam? Pinaihit ni Jasmine ang kanyang ulo at malamig na pinagalitan. Si Margo ang fiancé ko, hindi ako papayag na magpakasal sa iba ang fiancé ko. Malumanay na sagot ni Cyrus, pagkatapos ay pumunta sa tabi ni Margo at mahinang sinabi, Margo, hindi mo kailangang mag-alala, tutulungan kitang mahawakan ang mga bagay na ito.